Hi guys! Welcome back to My Goodness! So today, magluluto naman tayo ng home-baked pizza. So ito yung mga ingredients natin. Now, this is just for the dough first. Yung mga toppings, later on, ibibigay ko sa inyo. Now, we need all-purpose flour or bread flour. Then, water. Just plain water. Instant yeast. Oil, canola, vegetable, or just the regular cooking oil will do. We need iodized salt, and then sugar. Now, you can use light brown sugar or white sugar will do. Ipag-mix natin yung mga ingredients para sa ating dough, and then mamasahin natin siya. Okay, stay with me, guys. Okay, so first thing that we're going to do is we need to warm our water. So, i-heat nyo lang siya sa microwave. For me, it's gonna be 30 seconds. Now, if you're going to heat it sa stove, basta meron lang mga small bubbles na lumabas, then that's it. Try nyo munang i-check bago nyo tanggalin sa stove. So, you just have to dip your finger and check kung warm na siya. Now, dapat hindi siya hot, warm lang, na tolerable sa inyo. Okay, so I'll have to microwave this. I'll get back to you. Alright guys, so our water is already warm. So pag dinip niyo yung finger niyo ganyan, tolerable siya. Maligam-gam. Okay. And then what we're going to do is we'll just mix everything. So ito yung ating flour. I'll mix the yeast dun sa ating warm water. And the sugar. Okay. Then haluin lang natin. So we're using instant dry yeast, so we can just put this all together sa flour. Hindi na natin siya kailangan hintayin mag-bloom. Okay. So, lagay ko na siya sa flour. And then, we'll mix our oil. Mix ko muna siya ng konti before I put the salt. Yeah. Then, pag na-mix na lang konti siyang ganyan, I'll distribute the salt. Yan. Tapos mix lang natin. At this moment, I will be using my hands para mas mabilis. Ang lambot ng dough. Alright. So, if you wanted to know how to use the active dry yeast, you can refer to my other blogs na gumagawa ko ng tinapay. Then, in-explain ko in detail kapag gumagamit ka ng active dry yeast para you have the option to choose kung ano yung mabili niya sa palengke or sa grocery. But what I'm using is the instant dry yeast. Alright, so, nag-stick na siya. I will be putting this sa aking kneading mat. Sa mga nagtatanong kung saan ko nabili yung aking kneading mat, this is available sa mga baking store, mga All About Baking. Yan, and then, meron din sa mga online seller, Shopee. Yan. Then I'll have to dust this with flour para lang hindi magdikit yung ating dough. But sa mga walang kneading mat, you can use your chopping board pag may malaki kayong chopping board o kaya sa counter nyo lang, pwede naman. Okay. Transfer natin. So, yung bowl nyo, set aside nyo lang. Gagamitin pa natin siya. So, kapag sticky siya, just dust it with flour. And then, we have to knead this for around 10 minutes.
So that will be 150-fold, like that. 150-fold. Now, whenever the dough is sticking into your hands, that's it with flour. Hanggang sa hindi na siya mag-stick sa hands niya. Okay. Alright. So, I'll get back to you kapag na-knead ko na siya for 10 minutes. Para makita niyo rin yung itsura ng well-kneaded na dough. Alright, so namasa na natin yung ating dough for 10 minutes. Actually, dinagdagan ko pa siya. Ginawa kong 15 minutes. Kasi para maging makinis. So, here's our dough now. Pakita ko sa inyo. Kinis niya. And then, just do the dimple test. Poke it. Dapat uti-uti bumabalik siya. Nagba-bounce back. Yeah, medyo sticky lang yung aking dough. Pero yung dough natin ngayon is very forgiving. Madali siyang imasa or i-knead. Kasi ang dough naman ng pizza, hindi siya masyadong sensitive. So, basta makinis lang yung dough niya. Kasi kanina medyo rough ito. Yung makikita mo siya na parang ganyan, rough. Rough yung ano niya, yung texture. So, pag namasa mo siya, makapansin mo kumikinis. Pakinis siya ng pakinis. Pag makinis na siya, na parang ganito. Just like this one. Yan, okay na siya. Yan, pag nagdi-dimple test ka, bumabalik na siya. Nagba-bounce back na. So, stretchable na yung ating dough. So, isa pang ways na ginawa ko to knead this is sinahampas-hampas kong ganyan. Tapos ganun. Tapos, stretch mo lang. Para mag-stretch lang yung dough. Kasi sa pizza parlor nga, talagang stretch na stretch pa yung dough nito eh. Pag may namasa nila. What we're going to do next is, ipoproof natin ito. We'll put this in a bowl. So, bilugin lang natin na ganyan. Then, get your bowl, yung ginamit nyo kanina. You need some oil, just a little bit, just to coat yung ating bowl, alright? Coat nyo lang siyang ganyan. Kailangan kasi ma-coat ito para hindi tumigas yung dough pag nakadikit sa kanya. Okay, and then get some to cover, yan, nagyan natin yung ibabaw. Para magkaroon ng oil. Para hindi siya mag-develop ng skin. Kasi pagka ito ay nahanginan at hindi mo nilagyan ng oil, titigas yung ibabaw nito, yung balat. Hindi makakaalsa yung dough mo. Kasi nagkaroon siya ng skin. Alright, so na siya. Lagyan natin ng cover. What I will be putting is a cling wrap. Para siguradong hindi makakapasok yung air. Just cover it with cling wrap. Okay. Ipuproof lang natin ito ng mga 1 hour. So, orasan nyo guys. 1 hour dapat, nakikita nyo itsura niya ngayon, dapat lumaki siya. Yung ating dough ay dapat mag-double ng size. Alright, so we'll get back to you. I'll just store this in a warm place. You can just leave it in the counter kasi mainit naman ang panahon dito sa atin. But then if your temperature is lower, then you have to keep this in a warm place. Like sa loob ng mga microwave, sa loob ng oven na hindi nakasindi. Yan. So to keep it warm para mabilis mapaalsa. Alright, so I'll get back to you pag napaalsa ko na siya. Ngayon naman, ni-ready ko na yung mga toppings natin sa ating pizza. So, ito yung mga toppings natin. Isa-isahin ko sa inyo. So, we have tomato sauce. You can also use yung Filipino style para mas sweet siya. Or you can use pizza sauce. Meron naman siya. This one is just a regular tomato sauce.
So, isang pack lang naman yung magagamit nyo. Medium size pack ng tomato sauce. Then, we will be using also Italian seasoning for our sauce. And, this is oregano leaves. Ichashop ko siya ng pino. Tapos, imimix ko dun sa tomato sauce. Kasama ng Italian seasoning. At, lalagyan ko siya ng konting sugar. Kasi, tomato sauce to sa medyo maasim. So, to make it more Filipino style, medyo sweet ng konti. Konti lang naman. Para hindi siya masyadong nakakaumay. And then, for our toppings, I have here sliced bacon, ham. Then, for our vegetables, we'll be using mushroom. So, this is the pieces and stems yung binibili ko para cheaper. And then, we have onions na chinap ko siya ng parang ring. White onion ang gagamitin. So, I'll be using also bell pepper and red and green bell pepper. So, depende sa inyo kung gusto niyo maglagay ng bell pepper. Ako kasi, mahilig ako sa gulay. Now, yung family ko naman mahilig sa meat. So, I have to combine it para makain namin yung pizza. Ayoko ng puro meat. And then, you can also put pineapple chunks. So, that's also good. And I will be using also quick melt cheese. You can mix quick melt with a regular cheese, cheddar or yung Eden, pwede rin. So what we're gonna be doing first is I'll show you how I mix my sauce. So ito kasi, tatansyahin nyo because I'll be doing two pizza. So konti lang naman talaga ang ginagamit na tomato sauce sa pizza. So, hindi naman siya kailangang marami. And then, I will mix the sugar. Italian seasoning. This is around 1 teaspoon of Italian seasoning. So, para medyo may pagka Italian yung ating pizza. Masarap to. Then, I will chop my oregano. Na maliliit lang para hindi nila masyadong makain or malasahan. Oregano is good whenever I'm using tomato sauce. Now, this is just optional yung oregano at saka Italian seasoning. Kung gusto nyo, pwedeng wala nito. Wala namang problema. Lalo na kung yung mga may bata. Kasi na-harvest ko lang to sa aking mga pananim, yung oregano. So, I always have that. Healthy rin ito. Okay, so that's enough. Pwede na to. Let's put it back here. Okay, so ilalagay ko na yung oregano ko sa kanya. Alright, let's mix. Para medyo mababad yung oregano dun sa tomato sauce. Para ma-absorb niya yung lasa. Mix mo lang para matunaw yung sugar. And then let's taste it. Mmm. Lumasa kagad yung oregano. Sarap. Okay, so let's just set this aside. Yung ating mga toppings. Check natin yung ating dough. Alright guys, after an hour, eksaktong 1 hour ito, ganito na siya kalaki. Yung dough natin. Lumubo siya dito sa isang side. But that's okay. So yan, diba? So, papunch lang natin yan. Para pumotok yung bubbles. Yan. Then, transfer it dito sa ating kneading mat. So, I have my flour here ready para just in case. Ika-flour, ilatas mo yung ginagamit mong kneading mat para hindi dumikit. Transfer mo. Okay. So, before anything else,
kakatingin ko siya sa dalawa. So, kukunin ko lang yung weight niya. 657. Okay. Gusto ko mini-measure kasi para eksaktong eksakto lang yung dough na gagamitin ko sa bawat isang tray. 30. Okay, so parehas na siya lang ng weight. So tabi ko lang muna yung isa. Cover niyo muna yung isa para hindi tumigas. So ito muna yung gagamitin nating dough. Gagawin natin is papalapa din natin siya. So, ganito kalaki yung ating baking tray. So, hindi mo nalalagyan ito ng kahit anong cover sa ilalim or parchment paper. Kasi we need the pizza na maging crispy. Perform na natin. So guys, pwede nyo siyang banat-banatin na ganito. Dadrag mo siya pababa para mahatak. So napa-rectangle na natin siyang shape. Tingnan nyo lang kung sakto na yung haba. Saka nyo ilipat. Okay. Ganito yung paglipat sa kanya. Ayan yung ating babanatin nyo pa ito ulit. Kapag may mga nabutas kayong ganyan, just get some piece dun sa medyo makapal, tatakpan nyo lang. Magdidikit na yan ulit. Hindi kasi siya maiwasan pag tinatransfer mo, mapupunit mo yan. So, dapat alam mo kung paano mo retokihin. Ayan. Mag-expand pa ito guys pag niluto nyo. So, like dito sa part ko na to, medyo makapal. So, kukunin mo yan para pantapal mo doon sa mga nabubutas. Ayan. Yung dough nyo, hindi kailangan masyadong maarte kasi matatakpan yan. So, huwag kayong masyadong parang ma-stress sa kanya. Kung hindi pantay, parang bako-bako, okay lang yon. Kasi pag naluto yan, hindi na nila mapapansin. Make sure lang na walang may butas. Tsaka, kahit pa paano dapat pantay-pantay yung kapal ng dough. Kasi pag masyadong makapal yung isang area, nakaumbok yon pag naluto. Gaya nito, medyo napunit, takpan nyo lang. Ayan. Pag nasanay na kayong gumawa ng pizza dough, mabilis na kayo. So, umpisa lang naman siya. Tsaka hindi ito masyadong makapal. And you can put the toppings na gusto nyo. Nakakapili kayo. Okay. I think our dough is already set. Pwede na ito. Okay. So, yung dough nito guys, mas masarap pa kaysa doon sa mga nabibili nyo off the shelf na mga ready-made pizza dough. At mahal pa. Napakadali lang ng ingredients nito. Napaka-basic. Okay, so our dough is already fine. Ganyan lang naman yan. Huwag nyo masyadong, huwag kayo masyadong ma-stress sa itsura niya. Kasi maluluto yan, aasa pa. We're gonna be putting our toppings. First is yung ating minix na tomato sauce. Ayan. So spread nyo lang.
Kita niyo yung green? Ganda, diba? Sarap nito. So, lagyan niyo yung mga edge. Para lahat merong lasa pag kinain nyo. Hindi ka tulad yung nabibili natin, diba? There. Okay, we'll put our toppings. Mauuna muna yung mga meat natin, like bacon, ham. Ayan. Lagyan natin yung bacon. Magandang gumawa ng pizza pagka kasama niya yung mga anak niya. Para sila yung maglalagay ng mga toppings. Okay, so tapos na tayo sa bacon. Lagyan naman natin ng ham. So, option nyo na guys kung gusto nyo ham lang or bacon lang or any meat na gusto nyo ilagay. Pwede rin naman kung vegetable lang eh. Ganda. Look. Yung ham na ginamit ko, 1/4 lang to. Pero marami na kayong magagawa nito. Ilang pizza na. Yeah. Nalagay na ako ng vegetables. So, ito yung mushroom. Depende sa inyo kung anong gusto nyong ilagay. So, makakapili naman kayo. By the way, lalagay ko sa description box din yung size nitong pizza tray na ginamit ko. Or baking sheet. Para may idea kayo. Sa ating pizza ay fully loaded. Ang gagamitin ko dito ay green bell pepper. Then, our onions. Chop nyo lang na maninipis. Ganda, no? Okay, I think this is enough. I'll be putting some cheese. So, imimix ko to. Eden cheese at saka quick melt. Talagyan ko muna ng Eden cheese. Okay, enough na yan. And then, lalagyan ko naman siya ng quick melt. So, kung gusto nyo quick melt lang, okay lang din. Ay, cheese lang ang nabili nyo. You can use the cheddar cheese. Now, itong pizza kasi na ginagawa ko, ito yung at least medyo affordable naman sa atin. So, we'll just be using quick melt. So, I'll be using half of this. Kasi yung kalahati, lalagay ko naman dun sa isa kong pizza. So, dapat i-distribute mo siyang mabuti. And then, make sure na i-freeze nyo itong, or i-ref nyo itong cheese nyo para hindi siya malambot, kagaya nito. Kasi masyado ko siyang maagang nailabas sa ref. Lagyan nyo yung mga gilid kasi para wala kayong inatapo na side. Kasi walang lasa. If your children or yung family nyo mahilig sa cheese, then tanihan nyo na yung cheese. Huwag nyo nang tipirin. Kasi mura lang naman yung mga ingredients nyo nito. Yan. So, this is our pizza. I have already preheated my oven at 180 degrees Celsius for 15 minutes. This will have to be baked sa middle rack. Then, I'll let you know how many minutes ko siyang binake. Alright guys, look, luto na yung ating pizza. Sobrang init pa nito. Kakalabas ko lang ng oven. So, ganyan ang itsura niya. It looks delicious. So, mapapansin nyo, ayan siya. Crispy yung dough niya. Now, this was baked for a total of 30 minutes. Halfway through, tinurn around ko na naman siya ng 180 degrees. Para mag-even yung cooking, kasi ang itong side na to ang nasa likod, ito nasa harap, so babalik na rin nyo. After 15 minutes, and the total baking time is 30 minutes. Yan! It looks so good. It is really good. Masarap siya. For a homemade pizza. Yan. Hindi pa tayo gumamit ng mozzarella nyan. So kung meron kayong mozzarella, that would be
the best to use. Pero kung you're on a budget, this is better pa rin. Yan. Okay, ikakat ko na siya into square cut. Titikman natin siya later, okay? Pwede na natin siyang hiwain. Kung gusto nyo mas crispy pa, you can have it for 35 minutes. Dagdagan nyo lang ng mga 5 minutes pa. Alright. So, here's our pizza na. Check natin yung lasa. Ayan. It's good. Ito yung pizza na hindi nakakasawa. Mainit. Pero masarap. Guys, yung isang pizza ko na ginawa, kanina kasi dalawa to, I bake that for 35 minutes para mas crispy. Ito for 30 minutes para medyo parang ang dating niya ay parang Pizza Hut. Yung crust. Try nyo rin guys sa bahay nyo kasi napaka sulit lang yung presyo niya ng paggawa. Marami ka na magagawa kasi yung dough natin masyadong mura lang. Harina lang yan. Kasi bibili kayo ng ready-made na. Yung mga dough niya dito sa gilid, malutong. See? You hear that? Malutong siya. Pero yung gitna, very thin lang. Tunay niyo yung itsura niya. Diba? Okay. So, thank you so much guys for watching. Gawin niyo na to sa mga bahay niyo and let me know if you have questions. Just leave your comments and I'll get back to you. Please don't forget to subscribe. Have a good day. Bye.